Yung utos ko ngayon, kasi magpapigay kay Cesar. Kasi yung kay Cesar, alam mo na ba tatanungin kung mamaya na yung iba? Tapos, itinugtong, pwede rin magtanong na sa kanya. Magbibigay din sa Diyos. Pwede, magtanong ka na. Ngayon, sa panahon, pwede magtanong. Kristiyano, tungkol sa kaupusan ni Kristo, ang pagbibigay sa Diyos, yung nakasulat po sa ikalawang Korinto, 26, magbigay. Ayon sa ipinasya ng puso sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen! Masaya ng puso yon yung sa Diyos, hindi yung perse. Tawag ba na apostol si ano? Si Abraham? Palo ako lang po. Diba sabi ko ng Pakistan ko na mga para sa iyo? Tawag ba na Abraham? Wala nang question kay Pastor Danny. Kung wala na, kung may magtatanong sa kanya mamaya, hindi ko napapayagan. Pwede daw po. So ngayon po ang panahon na magtanong kay Pastor Danny. Wala na? Pwede daw. Pastor Dion, no? Sabi noon sa Roma, kapatid mo, paalisin natin ang kaupusan. Ano ang mangyayari? Punta ka na sa Roma. Punta ka na sa Roma. Sige ko naman sinabi, Pastor, may inalis mo. Yung ika po lang na yung... Kaya tinatanong ko, part ba na ito po yun? Yung ika po. Yung autosan yung ika po. Romans, pakinggan mo na lang. Yung no, binabanggit ito ni pakita ko Roman sa baba. Nasa 3 yata yun, nasa 3. Sabi ko doon, kung aalisin yung kautosan, huwag nawang mangyari sa buwan. God forbid. So, kung part po yun, yung tithes ay aalisin natin. At sabi doon din ni Cristo, si Cristo din ay sabi niya, siya ay narito pa rin, hindi sirain ang kautosan. At sinabi niyo naman kanina, yung tingitan niyong pareseryo ay hindi makakahulugan na alisin. Kundi, pag sinabing tingitan, ay dagdagan mo pa. So, sabi po. Meron naman kautosan yung binanggit ng Panginoon. Kaya nangulay, pakipunan mo nga sa mga sa itong kautosan na to sa laman.
yung talata na yan, may sagot lang ako, itong kautosan ba na to? Ito yung kautosan ni Moses? O ito yung kautosan ng Moses? Sound test na. Kaya itong tanong ko na yung pakialan ng pasister, ang plan ng Matthew. Sa 5. Dito sa umpisa mo sa 17 hanggang 18, baka ito sinasabi niya. Ito sabi ni Kristo, huwag ninyong isipin ako'y nasabi ko. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan. O ang mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Hindi nyo, ganapin. O. Sa 18, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tundo, ito yun, o isang pudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ilan ha? Habang hindi magaganap ang lahat ng mga bagay, mananili yan. Kailangan ganapin yung kautusan ni Moises. Ilan nyo? Habang hindi magaganap, ay ang tanong, nagkaroon na magaganapan para hindi manatili yung kautusan ni Moises. Meron lang nangyari. Aklat ng Matthew, ang mag-i-excusang step, sa John 19, ito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. 19 na ang verse 30, ito ang sabi ni Kristo, nang matanggap na ni Jesus, Jesus ang sunga. Sinabi niya, naganap niya at inupayot ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. May naganap na nasalita nun. Naganap na. Ang tanong, ano ang kahulugan ng naganap tungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo? O, kasama yan, kapatid. Naganap na. Ito. Dito sa aklat ng Hebreo. Hebreo 9:16 hanggang 17. Sapagkat kung saan merong tipan, doon kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa sa ibang paraan. Walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Kaya yung tinatawag na kautusan sa lumang tipan, mga kapatid, hindi tumuloy yung ibang kautusan sa lumang tipan, hindi tumuloy gaya ng ito po dahil naganap na ang alin ang kamatayan ng ating Panginoon na siyang gumawa ng tipan. Sige, salamat po. Sa ano, yung tanong sa iba. Okay. Salon sa name. Mga bata. Tapos yung mga bata, mag-ano kayo ng tanong doon sa name. Sige, lapitan na yung mga elder. Pumula kayo sa name. Tanong na, okay na po. Sige. Ako po yung magkatanong doon. Saan niyo po? Sa name. Sa name. Kay Danny. Yung pong pinakahuli, makapunin. Okay, yung pinakahuli si Brother Danny. Ang tanong ko po, ang Yahushua ba ay Hebrew? Ano ba ang original na kay Danny? Ng Panginoon. Yung Savior. Okay. Brother Danny, ang Yeshua ba ay Hebrew? Yahushua. Alam niyo ba yung pinag-tatawag sa ng Panginoon? Yahushua. Okay po. Susunod. Sasagutin ko po yung tanong niya na tanong mga kapatid. Yung tanong niya, yung bang Yahushua ay? Yahushua. Yeah?
Yahushua. Ang Yahushua ay isang pulong puyon. Patapon natin dahil tinatawag na kasi sa mga bagong salin na yun, ginawa na tinatawag na parang slang na, meron pa yung issue o wala na yun. Yung Yahushua at yung Yahushua ay ibig sabihin yung Yahu, parang pinakalo ba? Pulong lang kasi mahabang salita. Pero pag pinikas mo siyang at Malaga, mayroong nagtulong parang nagtulong, ibig sabihin yung pangalan Malaga ng doon eh. Eh kasi sa pronosis lang po yun. Hebreo rin po yun. Original po. Original na ituro at tinatanong ko po sa inyo na pangalan ng anak na walang bawel. This original Hebrew. Ayaw walang bawel. Okay. Yes. Ito po, magandang tanong. Diri talaga kami siya talaga noon sa... Alam niyo po ang mga Hebrew kasi. Ganito po yun. Ang pangalan, alam po yung... Alam niyo po na, sino po naka-ano dito ng... nag-ano ng mga incheck na sulat? Sino po ba nakakaintindi ng incheck? Ayun, ito. Ayun siya. Siguro may sulat. Mayroon pong bawit doon? Sa equivalent natin, walang bawit yung bakit nababasa po nila? Okay. Sa kanila yun. Okay, ganun po sa ating pong pagkaalam, wala pong bawit yun sa ating tayo, sa ating titik, mga kapatid. Pero alam niyo po sa Hebreo, nababasa po nila without bawit. Alam, katulad dito, magsusulat po ako sa inyo, may bibigay ko sa inyo. Sige. Sa Chinese po may tinatawag na begin, no? Meron tinatawag na Latinized character. Kasi pag pinasa yung Chinese character, hindi, ang analogy lang, halimbawa, Mrs. Ching, Chinese yun, Ching. Pero tinatawag ko siya Bin Laden, di ba? Pero may character siya. Okay, sa Hebrew kasi, yung medyo bawal, almost, na-lesson doon, almost bawal, tampon. Sinasari siya as YHWH, okay? Pag sinabi mo, sa English yun, yung W at saka Y is semi-consonant, semi-vowel sa English. Sa Tagalog, kung may karoon kayo ng Tagalog na kaputi, malakatinik, malapatinik, kampol. Hindi ka inaya kami, Divisoria. Y yun. Pero sa English, nung kalabaw, karabaw, wala yung W, pero may O. Okay? Okay, kaya pagka ang ama, mabete, consonant ng Hebrew. Pero na nagdumating ang Greek, lumabas yung vowels. Pag itinuro na, pag inayos mo yung vowels na inyo, lalabas ang pangalan ng Ina-allow mo ba siya na hindi naman siya tinatanong ko? Ina-allow mo ba siya na magsagot na hindi naman siya tinatanong ko? Magka-draw po sila. Pero po hindi po siya tinatanong ko. Yun lang po. Sino po niya sumagot? Pwede pa sa video. Baka ibang may tanong. Ibang may tanong. Okay, tanong pa. Tanong pa doon sa... Jaya. Lumapit ka na. Iris. Tanong ko po kay Father Fred. Father Fred, tanong ko po. Anong lingwahe po ang ginagamit ng Panginoon? Anong lingwahe ang ginagamit ng Panginoon? Anong lingwahe? Ginagamit ng Panginoon. Makinig muna tayo dito. Kapag galing ka po, Hebrew po.
Hey bro, ang ginamit ang ama. Nasalita. Okay, next. Sige. Okay, yung magtatanong, harap kayo sa camera para makita na naman kayo sa'yo. Harap, harap. Harap, para makita ko. Harap. May tanong. May tanong lang pa, kung siyawe pa ang pangalan ng ama, ano ang pangalan ng anak at Holy Ghost? Uy, bakit? Maghanda ka na ng tanong ko ulit. Dahil binabautis mo sa pangalan ng ama ng anak ng Badrasi, pero may sensitive sa Badrasi, sasagutin ang anak. Mababasa mo sa 68 verse 4 ng awit, ang pangalan niya iya. Hindi ito contracted, hindi ito pinaikin sa dita. Sa 89 verse 8 ng awit, di ba? 89 verse 8 ng awit, iya. Yeah, hallelujah. Tanong, Hebrew, tanong, Greek, hallelujah. Ngayon, pagka medyo matalitanino ka, babay sa iyo, ama. Ako sabihin, na pangalan ng babae. Tanong ko po, ay, itong sabihin yung pangalan ng ano pangalan ng babae? Ha? Woman? Dapat yaw. Eva. Tagalog, ha? Okay. Yun is, yeah. Kaya yung kapatid natin pa, tawag nila ay Jehova. Pag dinugtong mo, yung character sa Hebrew nun, yun, Jehova. Yung toya, Abba. Kaya dito sasali nito, sa Quran at saka sa original Hebrew, Yahawah. Dito sasali na ito ah. Okay. Kaya yun yung peste ni Yahawah, ingatan natin. Generate mo na kayo para next, next. Oh, next, next. Harap na, harap. Tayong bumpok kay Mother Nita. Kung gumamit ba siya ng ibang pangalan, magkakasala ba? Nakasulat ko, di ba? Ang sino mang papamit ng pangalan, maliban sa pangalan ng pinagkakasala. Nakasulat ko. Tapos, yun nga, isabi lang sa bagong tipan. Sa bagong tipan, Joshua ang pangalan na anak ko. Joshua sa English, famous na siya eh, Joshua eh. Diba? Ah, tama. Wala namang English. Oh, bawal. Nakasulat yan. Kaya nga, sabi ko sa iyo, anak, no? Bata, kasing edad mo, gano'n ang mga matay. Pag sinabi mo Jesus, sa mga Katoliko, simple lang yun, yung nakapako sa image. Wala ibang pangalan. Tanong ko lang po kay Brother Fred po. Nung si Moises po, umakyat po siya sa bundok, ano po ginamit ng Diyos na may pag-usap po siya kay Moises? Kasi pwede nyo pong panoorin sa Facebook yung sagot nyo. YouTube. Yung tanong ko, si Moses, ako siya ako po, itatanong ko lang po yung my brother David. Yung tatanong ko lang po, ano po ba lengguwahe yung ginamit ni Kristo nung tinawag niya po yung ama? Pero ito po, yung ano po ba yung ginagamit yung pangalan? Pangalan ko sa akin ako ay Yahweh, Joshua.
Nagsalita po siya kay Moses sa pangilala sa Sinpreyo. Sa bagong lipat po, nagsalita sa sumagitan ng anak sa iba't ibang paraan sa Ibiyo. Ano ang sulat mo niya eh? Nagsalita siya sa Aramaico, sa Hebreo, sa mga apostol, sa Grego, pero sa binasa po ni Pastor Danny, narinig niyo naman kay Saul, nagsasalita siya sa wikang Hebreo. Ang Diyos po ba, Hebreo? Ang ama natin ay, actually, pinili niya yung Hebreo. Ang salitang Hebreo galing kay Heber. Ngayon, ang ama ay hindi siya Hebreo. Ang Diyos ay Diyos ng lahat. Ang pangalan niya ay pinamanan sa lahat ng lahin kay Moses. Ito ang aming pangalan. Magpakailanman at ito ang alahanan niya sa lahat ng lahin ay lahin ng lahin. Example lang po, case to case basis to ha, sa isang tao na nasa huling hantungan ng ibalin. Ang motibo niya, mali ang pangalan na gamit niya, pero ang motibo niya ay tama. Tapos yung isa naman, tama yung pangalan niya, pero mali ang motibo niya, saan po ang bigtas doon? Kapatapat mo, sagot mo, kapatid. Totoo yan, hindi lang ang tumatawag sa pangalan niya. Pagka mas matawag, mas matawag. Mabuti sa ako. Ang ama naman ay kaya sa akin. Siyempre, katwiran mo na makilala yung pangalan niya kasi throughout mo yung name niya. Pero isa po lang consistent yung mula, umpisa, hanggang katapusan. Tatay? Ang pagkasasabi, ang ama kasi sabi sa Timoteo, tagapagligtas ng lahat ng tao. Kaya prero na titignan ka ba? Kung iligtas ka niya o hindi, hindi mo ba siya kailangan? Eh, paano po, brother, yung ginagamit kong name, ang ginagamit kong pagtawag sa akin, ama ay God, paano po ba yung pagsasabi niyo po na ako hindi ligtas? Sa original na Hebrew, kahit na hindi Pilipino, ito pong Hebreo ay mga Hudyo. Ang God nila is G-D. Alam ko, alam niya. Okay, pag binasa ko sa Isaiah, pabuting balita, siya na naglilingkod, 65 verse 11, no? Bumatawag sa pangalan ni God na Diyos Diyosan, G-A-D. Ang problema natin, hindi natin na lang paggamit ng God, ng G-O-D, G-A-D. Sensitive ang Hebrew. Kamadaling salita, sensitive din. Magtanong ka naman. Follow up po. So, ibig sabihin, sinasabi mo na hindi ako ligtas kasi, so, di ba, magbibasa mo sa verse na yan, na hindi tumatawag sa aking pangalan, na hindi maliligtas, sabi mo kanina sa sharing natin. So, ngayon, tumatawag ako sa aking Diyos na God, masasabi mo na hindi ako ligtas. Sige po, sagutin. Nasabi doon, maliligtas. At hindi sinabi ligtas ka. Okay, may process pa yun. Kumbaga, this is just the beginning. A thousand journey begins with that. Tapos pagdating naman sa God, hindi ako nagsulat ko. Nakasulat kay Isaiah, Diyos, Diyos ang si God. Ngayon, ang ganda na yung pinapunta, kasi iba-iba tayong level of understanding. 65 verse 11, ha? Magandang balita. Ha? Tandaan niyo mga kapatid, ha? Gusto mo natin maging matapag, maraming sali ng Biblia. Kahit King James ang hawak mo, King James is 16:11. Pinakamura niya, pinakamahaga niya is 15 century. Ngayon, ito mga kapatid, ayaw natin dayain, pero ang demonyo madaya. Wala kong pisahan kang katapusan, mandarayan ni Mulo. Sa panahon ng Codex Sinaiticus, Codex Vaticano, Codex Alejandrinos, 3 to 4th century, marami lang dinaya, mga kapatid. Yung natitira ng original na John Rylands Bible, ganyan lang kaliit yun. Wala kang mababasa ng Jesus. Walang Jesus. Okay? May tatlong form sa Greek, ha? Yesu, Yesun. Yesu, Yesun. Kapangalan ng anak, na Joshua, anak ni Nun, yung anak na sinugo niya. Hindi original na pangalan ni Joshua, na anak ni Nun, yung Joshua. Ang tunay niya pangalan, Joshua, salvation. Pinalitan ni Moses niya sa 13 na bilang. Bilang. Tinawag ni Moses na Yahushua, si Hosea, na ang meaning sa Hebrew, salvation. Ang nagsend hindi si Yahushua na tao, kundi si Yahweh o si Yah. Na salvation. Kaya ang tinawag niya yun. Kasi, kinsin na 1350 na bilang. Numbers. Ano ba nakasulat niya kapatid? Kaya, medyo mali na ano ba nakasulat niya?
Okay. Nakita kayo babagong konti. Yan, nakita niyo to. Ito po ha. Sa ito po ha. 13:16. Sayin natin ha. And Moses called Hosea, the son of Nun, Joshua. Okay. And Joshua, tanda natin, yan ang nakapasok na lupang pako. Matitigas niya ang pulong, gaya natin yung mga ulo. Isa lang, nakapasok doon, kasama si Galen. May pangalan na Joshua. How Joshua become Jesus is your assignment. Okay? Tanong ko po kay Brother Danny. Tanong ko po, tinatanggap niyo po ba ang pangalan ng anak ay Jesus? Yung Danny. Brother, ito. Oh, magandang tanong, no? Tinatanggap ko ba yung pangalang Jesus? Okay. Noon, ano din po mga kapatid, dyan tayo galing. Tanggap ko. Noon, pangalan na, dahil yun po ang ating nakablog. Yun po ang inaral sa atin. Ngayon, Lina. Ngayon, ngayon po tumating sa atin na bago. Yun naman, tarantago. Ibig sabihin bang ito? Tinanggap ko sa buhay ko ang original. Ngayon, mayroon pa ng original na pangalan. Ibig sabihin, yung original na pangalan na galing mula sa Israel. Hindi na mahulugan na itong Jesus, sabihin natin, sa ating pagkaunawa ngayon, ha? Ang aking kasing conviction, mga kapatid, sa conviction ko sa aking sarili, nung unang panahon, either kay gumamit ka ng Jesus, gumamit ka ng Yeshua, pareos lang yun. Pero ganito pala, habang ako nag-aaras, sinisiyasat kong mabuti, alimbaga talaga ito na dapat mayroon tayong pipilitin. Kasi hindi sa lahat ng panahon ay mamamangka tayo sa dalawang ilaw. Ang sabi sa banal na kasulatan, may sinasabi, mayroon kang aalisin, mayroon kang iiwan talaga. At ang isa ay iyong mabuli. Kasi hindi tayo pwede manlingkod sa dalawang Panginoon. Dalawang Diyos. Kaya nga, sabi dito, mga kapatid, kaya pinili ko ang Yeshua. Ngayon, ang tanong ko sa akin ay, mali ba yung Yeshua? Okay, sa akin ngayon, ngayon ha, sa ngayon, ang tinatanggap ko ng Yeshua, hindi na Jesus. Follow up po. Ang pangalan po ba ng Jesus at Yeshua ay isang persona lang? Yeah, maganda tanong yun eh. Ang ganda rin ang tanong, isang persona lang ba? Alam niyo po, ito po ang aming tinuros sa atin, mga kapatid. Pilit na inuugnay ng kaawain si Satanas yung pangalan ng Diyos na kinikilala ng Israel sa mga Diyos-Diyosan na ibinigay sa iba't ibang Diyos. Hindi po pwede ang Diyos na Israel ay si Jesus. Ang Diyos na Israel ay si ang tagapagligtas na Israel ay hindi pwede si Jesus kundi si Yeshua. Kaya si Yeshua po ang dapat natin makilala. Kaya lang, sabi doon, walang ibang pangalan sa sukat natin na ikaligtas. Ano dito, pamili tayo, Jesus pa o Yeshua? Layo eh. Isa pa, na. Okay, magkaiba po sa akin. Ito ka pero magtanong siya. Ito, basahin po natin ang root kuno, nandun po yung ano. Ito sa yan. Okay. Si root kasi, Moabita yun, hindi naman siya ano, ibang Diyos niya. Kaya ang sabi niya, nakilangip siya sa Diyos kasi ang sabi niya, kailan man huwag mo akong pamanik, kasi pauwi na sana, papagalala sila si root eh. Sabi ni root, huwag mo pamanik na kapayuan. Kung saan ka panuroon, ako'y panuroon. Kung ano, sino ang maging, ano ang maging Diyos, yun din ang aking magiging Diyos. Yan ang sabi na yan.
ang bawo diyo. Na may pangalan Jesus ayon dito sa kanya cha. Kailangan kang sila hina cha. Yung mga nagsigawa ng Jesus dapat ipitin na rin siya umumang ipanda wala pa kasi sa isa salam tayo si Dolo ha. Praise the Lord! Amen! Hello, timing po. Tanggap ang konting tanong, tapos bibigyan ko ng opportunity ang comment mali ang kapatiran. Then, pagdating ng 7, yung chronicle ninyo pwede sa halo-halo. Okay? Tapos series 7 na kayo yung halo-halo. Pagdating ng 8, pagdating kayo ito ngayon ulit. Okay? Yung 8 to 9, ibigay ka pagkakataon bawat isa ng pagkakataon ng silong ito. Yung 7 to 8 na may isang ito. Okay? Gusto ko mag-comment. Tapos pwede kayo magtanong sa akin. Ano sa'yo ma? Kinig muna tayo para ano. So, munting katahimikan mga kapatid, tunting katahimikan. Hindi nga. Kailangan, ito yung pinag-uusapan. Huwag kayo mag-usap ng iba, maliban emergency na pas kayo. Pero, kinig kayo ha. Alam nyo, nahati na yung church na to dahil sa sacred name. Quote and quote, name, sacred name, quote and quote, believers. Ang tawag ko nga sa sacred pronoun.